pala, inaayos na natin ito nung medyo maaraw pa. So, paano huwag mo nga pakialaman yan, ha? Akin na yan. Si Mama naman eh. Langgana lang naman ho yan. Malayo sa bituka. Huwag mo nga akong pilosopuhin, ha? Bakit mo pa ginagawa lahat ng mga gawaing bahay dito? Hindi ba sabi ko sa'yo, pag hindi mo kaya, sabihin mo sa'kin? Ay, kundangan kasi. Bakit ngayon pa talaga tayo linayasan yung si Rosita? Hirap pa naman kumuha ng kasambahay ngayon. Parang hindi naman na po natin kailangan ng kasambahay, ma. Tsaka si Carol, lagi naman po siya nandito. Ano ka ba? Nakakahiya na, nahihiya na ako dyan sa nobya mong yan. Ay, mabuti na lang mabait yung batang yun. Si Mama talaga nahiya pa. Alam niyo, pinag-usapan na rin namin to. Basta sa mga gawaing bahay, kami na pong bahala. Eh, para po mas maalagaan niyo si Papa. Pasensya na kayo. Kung di naman ako... Kung di ako tinamaan ng sakit na to. Sana natutulungan ko kayo. Ano ka ba? Huwag ka na magkagaganyan. Hayaan mo na kami ng anak mo. Ang isipin mo na lang yung pagpapalakas mo. Ha? Tanggap ko na yung sinabi ng doktor. Hindi na ako gagaling sa sakit na to. Pa. Si Papa naman, oh. Laban lang ho ng laban. Tsaka, hindi ho kayo dapat sa sakit na yan matakot. Mas katakutan nyo ho, si Mama, pag hindi kayo nagpagaling. Kayo pa. Kailan ba darating sila? Daisy at Pablo. Tinatawagan sila ni Tirso. Kaya lang, hindi sila sumasagot. Pero huwag ka mag-alala. Tatawagan namin sila uli maya-maya, ha? Para nakita ko man lang sila. Sana man lang marinig ulit yung dating ingay ng bahay na to. Bago ba lang ako? Hindi ba alas 9? Baka kailangan mo na kumain, ha? Sandali, ah! Handa ko na yung pagkain mo. Anak. Maraming salamat, ha? Hindi mo ko ipinabayaan ng mama mo. Maraming salamat kung nandito ka. Pa, hindi nyo naman ako pinabayaan noon eh. Basta pangako nyo sa amin, ha? Papalakas kayo. Pa? Pa! Pa, okay na kayo? Pa! Mama! Ma, si Papa! Pa! Bakit? Pa! Bunso sa tatlong magkakapatid si Tirso. At kahit may kapansanan, inako niya ang pag-aalaga sa mga magulang nang bumukod na ang mga kapatid niyang sila Daisy at Pablo. Kaya naman, hindi maiiwasang tila mas pinapaboran siya kahit siya ay ampon.
isang bagay na mula pagkabatay hindi na matanggap ng kanyang mga kapatid. Ang marupok na relasyon nila Daisy, Pablo at Tirso ay lalo pang mahahamon sa pagpanaw ng kanilang ama. Tungkol dyan ang ating two-part episode dito lang sa Tadhana. Sorry ho kung tagalan yung uwi namin ni ate. Tagal ng papa. Hihintay ka niya. Tama, nagpapadala naman mo ako. Hindi kailangan ng papa mo ang padala mo. Ang kailangan niya kayo. Hindi naman ho namin alam na ganito na pala kalala ang sitwasyon ni Papa. Kung alam lang ho namin, di sana umuwi ko kami agad. Pinasabihan ko yung si Tirso na tawagan kayo. Hindi daw kayo sumasagot. Ate, sinasabi ko ho sa inyo palagi ang lagay ni Papa. Text din ho ako ng text sa inyo. Sinasabi niyo lang din. Dadaan na lang kayo rito. Wala kang sinasabi. Ate naman. Tirso. Huwag ka nang sumagot, ah. Tatay lang ka pa, eh. Mag-isa ka lang dito. May iniisip lang, mahal. Dito na pala yung mga kapatid mo. Wala namang nagbago. Parang layo pa rin namin sa isa't isa. Alam ko naman, mahal, kung gaano sila kagalit sa akin. Pero saan naman lang, di ba, respetuhin nila si Papa. Hindi yung mismong burol niya. Nagsisinungaling sila. Ma, di ba nila na-appreciate na ikaw na nga ang naiwan sa mga magulang niyo? Ay, nako, mahal. Kahit anong gawin ko, di naman nila makikita yung mga sinakripisyo ko eh. Dahil sa kanila, wala naman ako kwenta, mahal eh. Para lang akong patapon. Mahal anong patapon? Huwag ko sabihin yan. Alam mo, di nila alam na kahit ganyan ang kalagayan mo, nagtatrabaho ko pa rin sa City Hall para hindi magalaw ang ipon ng mama mo. Mahal, baka kailangan na mag-usap na para magkaintindihan na kayo. Sana nga, mahal, ganun kadali eh. Pero, kilala ko sila. Simula pagkabata, sobra-sobra na yung galit nila sa akin. Baka nga tama ka. Hayaan na lang natin sila. Pero mahal, ang isipin mo ang sarili mo, mama mo, tayo. Ha? Kung nagiging negative sila, maging positive na lang tayo. Hmm? Thank you, mahal. Pansamantalang na malagi sa bahay si Daisy at Pablo. At pagkalipas ng ilang araw, matapos mailibing ang kanilang ama, hindi nila inaasahan ang isang revelasyon mula sa kanilang ina. Matagal na nating hindi ginagawa ito. Sana kasama pa rin natin ang papa mo sa pagkain. Oo nga, ma. Sayang.
Ma, ngayon nga pala na wala na si Papa. Saan niyo ho gustong tumira? Baka gusto niyo ho sa amin. Sigurado ho ako matutuwa yung mga apo ninyo. Ma, pwede rin doon kayo sa kondo ko. Sa binili ko. Wala naman nakatira doon. Hindi ako sanay sa Maynila. Eh, tsaka ayos na kami ni Tirso dito. Ma, wala ba kayong balak na benda tong bahay? Oo nga pala, Ma. Kasi di ba yung titulo nitong bahay kay Papa pa nakapangalan? Baka kailangan na natin asikasuhin agad yung pag-transfer nito. Oo nga. Titulo ng bahay? Oo nga. Bakit? May problema po ba? Eh, nailipat na ng Papa ninyo sa pangalan ni Tirso ang pagmamayari ng bahay na to. Ano? Ibinigay ko na rin sa kanya ang party ko. Anong, hindi ko na to kailangan, matanda na ako. Ma, seryoso ba kayo? Eh, akala ko ba ay nagkaintindihan na tayo? Hindi ba? Ibinigay na sa inyo ang palayan. Kaya naman naisip ng Papa ninyo na ayos lang sa inyo na ipigay kay Tirso itong bahay. Pero Ma, hindi ba parang unfair naman yun? Magkano lang yung palayan kapag binenta? Maghahati pa kami ni Pablo. Ma, kulang pa yun. Kulang saan? Ma, ate, kuya. May problema po ba? Ikaw ang problema namin. Dahil sa'yo nagkandaleche-leche ang plano ko. Daisy, may bahay ka sa Maynila. May kondominium naman si Pablo. Hindi nyo na kailangan na bahay na ito. Kailangan ko to? Kailangan namin to! Tsaka Ma, hindi lang naman tutukol sa pera. Tungkol to sa karapatan namin. Kasi kami yung tunay na anak dito eh. Diba? Tapos kami pa ngayon biglang hindi bibigyan ng parte dito sa bahay. Legal na ampon namin si Tirso. Kaya may karapatan siya dito sa bahay. Yan ang desisyon ng Papa ninyo. Wala na kayong magagawa doon. Ate, kuya. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos to eh. Kung gusto nyo yung bahay at lupa. Sige, wala namang problema sa akin. Walang problema. Gusto mo wala tayong problema. Sige! Ibigay mo sa amin lahat ni Pablo. Wala tayong magiging problema. Daisy! Huwag kang ganyan sa kapatid mo. Ma, hindi ko kapatid yan! Ang dati, parang nakawang kami ng lalaking yan eh. Nakawan? Ma, teka, paano hatian ba ang gusto ninyo? Hatian? Huwag ka na magkunwari, Tirso. Sigurado ako, tuwang-tuwa ka dahil sa'yo mapupunta tong bahay na to. Ang masama ka? Eto? Ha? Daisy? Huwag, ate, huwag! Sa'yo lahat yan! Huwag, ate, tama ka! Sa'yo na yan lahat! Ate, tama ka! Daisy! Umamit ka! Ginawa mo kay Papa, ha? Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Matotoo naman eh. Hindi ko alam kung anong klaseng panlalasa na ginawa ng lumpo na to kay Papa. Hindi ko alam kung bakit pati kayo o tumutuloy ang palayan! Tulad ka! Bakit ganon? Bakit ngayon ako ba yung masama? Bakit kami ba yung malay? Kami na nga na nangawa dito! Ay, kami na yung biktima dito, Ma! Tama na! Ano ba gusto nyo mangyari? Gusto namin mangyari? Gusto namin mangyari, mawala ka na dito! Dapat di ka na inampun nila, Mama at Papa! Bakit parang problema ko pa, Kuya? Pinagay ko naman lahat, ah! Bakit hindi nyo tanongin yung sarili nyo? Nung pinabayaan niyo ang mga magulang natin, may narinig ba kayo sa akin? Pablo! Bakit, kuya? Papaya! Pablo! Sabi mo! Papaya! Sige! Palilang mukha mo!
Sige! Sige, magpatayo kayo lahat sa harap ko! Magpatayo kayo sa harap ko! Tirso! Alam mo, mahal, di ko na kailangan yung bahay at lupa na yan. Mahal. Kung gusto nila, sa kanila na lang yun. Mahal, may karapatan ka rin sa lupa na yan. Isipin yan. Alam mo, ibigay mo ang para sa kanila, pero kunin mo ang para sa'yo. Hindi naman yung gusto nilang mangyari. Para sa kanila, mahal, dapat wala akong makuha. Mahal, alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung mga kapatid mo. Sila na nga itong may mga magagandang buhay, pero sila pa rin ang ganyan. Di ba ang ate mo, mayaman naman ng pangasawa. Etong kuya mo naman, magandang trabaho sa Singapore. Eh, sa kanila na nga binigay yung palayan eh. Sila pa ang hayok sa bahay na yan. Hindi ko rin maintindihan, mahal eh. Hindi ko lang kasi matanggap eh. Ang tingin nila sa akin, nilamangan ko sila. Mahal. Alam mo, mahal, ba talaga ang nagagawa ng pera? Habang paangat ka, lalo kang nagiging sugapa. Alam mo, mabuti nang naintindihan ka ng nanay mo. Mas mabuti na yon. Pero sana maging okay na to. Sana nga, mahal. Sige, mahal. Sige na. Mamaya na lang, hmm? Kita tayo mamaya. Sige, mahal. Ingat ka, ha? Ingat ka din. Ate, hindi makausok-usok na yan para saan ba yan? Eh, di! Pantanggal ng stress at saka pangtaboy ng bad spirits. So, sa tingin mo talaga, maayos yung problema natin dahil sa usok-usok na yan? At sa tingin mo ba talaga, pang-insenso lang ang kaya kong gawin? Mukhang, okay naman si Mama ngayon, no? Kasama yun lang po na yun. Mukhang, papalik nila ako sa Singapore. So, aalis ka na, hindi ito naaayos? Magpapatalo tayo doon sa lumpo na yun? Pablo, dehado tayo dito. Sa tingin mo ba, ibibigay talaga ng Tirso na yan yung share natin sa bahay at lupa? Hindi mo na alam, ate. Basta alam ko lang, masama ang loob ko kina Mama at Papa. Sinaya nila mangyari ito. Exactly! Malakas talaga kutob ko eh. Pinaikot ng Tirso na yan ang ulo ni na Mama at Papa. Para talagang sa kanya lang mapunta itong bahay. Alam ang isipin ko. Baka nga. Baka nga inutuno Tirso sila Mama. Pero pwede rin namang siya talaga ang paborito. Kaya halos lahat binigay sa kanya. No. Kilala mo ko, Pablo. Hindi ako papayag na yun ang mangyayari. Ginamitan ng Tirso na yan ng drama si na Mama at Papa. Sigurado. Kaya yun din yung gagawin ko. Papakita ko sa kanya na hindi lang siya marunong magpaikot ng mga tao. Ugh.
Magpapakamatay ka ba? Kuya, pasensya na ako. Hindi ko si... nakita. Pasensya na ako kayo. Pilay ka pala. Pakalat-kalat ka rito. Buisit lang. Halika! Hay! Hay! Itaan mo, kapatid ko! Anong ginagawa mo dyan? Eh, pakubad-kubad yung kapatid mo eh! Aba! Sira ulo ka pala eh! Bakit? Nabili mo ba tong daan na to, ha? Sa'yo ba to? Eh, huwag nyo kasi kaya ang pakalat-kalat yan. Pakalat-kalat? Ano akala mo sa kapatid ko gamit? Hoy! Kahit ganyan ang kondisyon ng kapatid ko, sigurado ako mas malaki ang ambag nito sa lipunan kaysa sa'yo! At saka isa pa, ha? Yung utak mo! Pwede ba ibagan mo sa tangkad mo kung may ka ng masustansya? Hoy, huwag mo sabihing babae kayo, hindi kita papatulan. Oh, hindi, sige! Patulan mo ako! Sige! Ano? Bahala nga kayo dyan! Tara na. Nakakambog nito? Salanan ko naman natin. Ka na nga! Okay ka lang ba? Gasin ko lang naman yung mga plato. Ako nang bahala dito. Sige na, pumunta ka na lang dun sa, ano, sa sala. Manood ka ng TV, mag-relax ka dun, ha? Huwag ka magpapagod. Sige na. Sigurado kayo, ate? Oo. Ako nang bahala dito. Sige na. Sige ho. Ate, salamat sa ginawa mo kanina. Akala ko ho, masasagasaan na ako. Baka ba? Wala yun. Siyempre, magkapatid tayo. Eh, kahit na minsan hindi tayo nagkakasundo, siyempre, para kina mama at papa, anak ka nila. Sige ate, thank you. Tirso, anong meron? Bakit may kasama tayong abogado? Ate, kinausap ko na ho si Mama tungkol sa desisyon ko po dito sa bahay at lupa. Nagpatulong kasi itong kapatid mo para kausapin si attorney nag-aasikaso sa titulo ng bahay at lupa. Nagdesisyon kasi si Tirso na hatian kayong dalawa. Naku, Bunso, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Naisip ko kasi, ate, ito naman po ang tamang gawin eh. So, sabi naman po ni attorney, may paraan pa naman po. Legally, si Tirso na ang may-ari ng bahay at lupa ng magulang niyo. Pero, pwede pa natin siyang gawa ng paraan para mapaghati-hatian ninyong tatlong magkakapatid. We'll do the necessary paperwork for this. Eh, attorney, matanong ko lang ho sana. Mga ilang porsyento po kaya yung magiging hatian namin? I mean, kapag nabenta ho ba yung property, aabot kaya ng tig-tatatlong milyon kami? Sorry. May iniisip lang ako, pero... Naku, Bunso! Maraming salamat! Thank you din, ate. Thank you! Ang tanging hiling ni Tirso ay tanggapin siya bilang tunay na kapatid ni Daisy at Pablo. Kaya nang maramdaman niyang tila nagbabago na ang pakitungo sa kanya ng ate niya, agad niya itong tinanggap at pinaniwalaan. Ang hindi niya alam, ito pala ay isang palabas lang. Oo nga! Naghahanap na lang kami ng buyer. Oh, promise, babayaran ko nga kayo eh. Huwag lang kayo magmadali, ha? Konting hintay na lang. Just give me time, okay? Okay, bye. Kukulit. Kamusta na yung paborito mong kapatid? Paborito kong kapatid?
Si Tirso? Yuck, no? Kahit kailan hindi ko matatanggap na kapatid yun. Ate, effective yung ginawa mo, ha? Napaikot mo si Tirso, ha? Of course. Eh, ko lang naman ito walang kabilib-bilib sa akin, eh. Tuto kaya yun? Napaikot? Ganyan na talaga kay kasama? Hoy, ikaw. Huwag ka nga nakikailam dito dahil hindi ka namin kaano-ano. Alam ko. Pero malalaman pa rin to ni Tirso. Hoy, di sige. Magsumo ka sa boyfriend mong lumpo. Anong sabi mo? Hoy! Anong ginawa mo kay Carol? Sagutin mo ako! Anong ginawa mo? Pwede ba? Tigilan mo ako. Busy ako, nanonood ako. Hindi mo ba nakikita? Tigilan mo ako. Sinungaling! Akala ko pa naman. Akala ko, totoong tanggap mo na ako. Akala ko, kapatid na ang turing mo sa akin. Pero bakit gano'n? Para sa bahay at lupa! Ganyan na kaya nung gawin? Pwede ba? Tigilan mo ako sa kadramahan mo? Alam mo, kasalanan mo lahat to at kasalanan yun ang jowa mo kung bakit nagkasakitan kami? Ganyan naman kayo eh! Sino ba ba iba kasalanan dito? Kundi ako! Ako lang palagi! Sige! Saktan mo na ako! Lahitin mo na ako pero huwag mo itadama yung mama ko sa buhay! Ay! Ako masaktan? Ha? Sige! Oh, ayan! Sige! Ha? Sige! Ha? Saktan mo ako! Saktan mo ako! Masaya ka sa akin! Para sa bahay at lupa na to! Ganyan ka ako, walang kwentang tao! Ang kapal na talaga ng mukha mo, ha? Sumasobra ka na! Ako sobra! Sa lahat ng mga pangapi na ginawa niyo sa akin, ako lang naman ang kaya niyo eh! Alam niyo ang mabuting gawin niyo! Lumayas kayo sa pamamahay na to! Lumayas kayo! Napalayas mo kami? Bakit kami lalayas? Kapag ka mukha nito, ano? Kami tunay na anak dito eh! Sino ka ba para palayasin kami? Bakit, ha? Magkakapatid kayo. Huwag kayong mag-away. Hindi ko na itutuloy ang plano ko kay Attorney. Kaya ako pa rin ang nagmamay-ari ng bahay na to. Alam niyo, lumayas na kayo. Napakayabang mo rin, ano? Ha? Seryoso ba, ma? Kakampihan mo to? Nakita mo naman kung paano kami bastusin? Pinapalayas kami sa bahay namin? Pablo, wag! Pablo, wag! Hey! Ano bang bago? Ako lang naman ang kaya mo eh! Sa oras na mga problema, ang pamilya ang una mong sandigan. Pero paano naman kaya kung ang pamilya mo mismo ang ugat ng problema? Abangan sa susunod na Sabado, dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na sa official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button.